Hello students, in this video, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng chess. Start tayo dito sa history of chess. Pinaniniwalaan na nagmula ang larong chess sa bansang India. So, ang pangalan pa niya noon ay Chaturanga, na ang ibig sabihin ay 4 division. So, ganito pa yung itsura ng chess dati. So, meron siyang 4 division. At ang pangalan niya ay Chaturanga. At magmula sa India or Gupta Empire, ang tawag dun sa lugar dati, dinala naman itong Chaturanga sa Persian Empire. At doon na pinalitan ang pangalan na Chaturanga into chess. So, nagmula ang pangalan na chess sa word na siya na ibig sabihin ay king at shamat na ibig sabihin ay checkmate. So, para mas maintindihan nyo pa yung history ng chess, pwede nyo panoorin yung video ng TED-Ed sa YouTube. Ilalagay ko na lang ang link sa description sa baba. Okay, what is chess? Chess is one of the oldest and most popular board games played by two opponents on a checkered board with specially designed pieces of contrasting colors, commonly white and black. So, ang chess daw ay isa sa pinaka-old at pinaka-popular na board game na nilalaro ng dalawang manlalaro or opponent. So, nilalaro yan sa isang checkered board. So, makita nyo na checkered yung design ng board na to, di ba? So, ginagamitan din yan ng mga chess pieces. So, yan. Ito yung mga black chess pieces at ito naman yung mga white chess pieces. White moves first, after which players alternate turns in accordance with fixed rules. So, tandaan na sa dalawang chess, ang laging nauunan mag-move ay yung white, and then followed by black, and then white again, and then black. So, alternate yung pagtira. So, each player attempting to force the opponent's principal piece, the king, into checkmate. So, yung pinaka-objective dito ay ma-checkmate yung king ng kalaban. So, meron silang tig-isang king, no? Yung black, meron siyang isang king. At yung white, ay meron din siyang isang king. So, ang pinaka-objective dito ay ma-checkmate yung king ng kalaban. At kapag na-checkmate na yon, tapos na yung laban, meron nang nanalo. So, i-discuss lang natin itong checkmate sa bandang huling slide nitong presentation natin. Okay, chessboard. So, ano yung mga gamit na ginagamit natin sa paglalaro ng chess? So, una, meron tayong tinatawag na chessboard. So, yan. Yeah, dyan natin nilalagay yung mga chess pieces at dyan naglalaro yung mga naglalaro ng chess. So, tawag natin dyan ay chessboard. So, yung chessboard ay isang 8x8 board. So, meron siyang 8 squares vertically at 8 squares horizontally. And yung total niyan ay 64 squares. So, bibilangin niyan lahat ng mga squares niyan. Ang total niyan ay 64 squares. Meron tayong 32 dark squares at meron din tayong 32 light squares. So, 32 na dark squares ito at 32 light square. Yan naman. Or, kadalasan din natin tawag yan na black squares at white squares. Okay? Pwede rin natin tawagin white squares yung mga yan at black squares naman tong mga to. Meron tayong tinatawag na rank. Yung rank na yan, yan yung mga rows ng mga squares. So, itong set ng squares dito, ang tawag natin dyan ay rank 1. Ito naman ay rank 2, rank 3, rank 4, rank 5, rank 6, 7, and rank 8. Okay? So, yan yung tinatawag natin mga rank, no? Yung mga rows, mga squares. Next is may tinatawag na tayong file or ito yung mga set ng squares sa column. So, meron tayong ito, A file, itong column na to, B file, C file, D file, E file, F file, G file, H file. So, ginagamit itong mga numbers at letters dito sa notation na parang
nililista yung mga movements na ginagawa natin. Pero in this video, hindi na natin ituturo yung paggawa ng notation ng mga movements. How to set up a chessboard. So, paano ba yung tamang paglagay ng chessboard? Okay? So, alin kaya dito yung tamang paglagay ng chessboard? So, itong una, ito yung tamang paglagay ng chessboard. At ito ng pangalawa, ito yung maling paglagay ng chessboard. So, tatandaan lang natin dyan na yung nasa pinakababang corner na bandang kanan, kailangan ay kulay white yung square na yan. Okay? So, ito, maling example ito pa ng paglagay ng chessboard. Kasi makita natin sa bandang kanan natin na nasa pinakaibaba, kulay black yung square. So, mali ito at ito yung tamang paglagay ng chessboard. So, punta naman tayo sa mga chess pieces. Itong mga chess pieces na ito yung ginagalaw natin ng mga pyesa sa ibabaw ng chessboard. So, familiarize lang natin yung sarili natin. Ito yung tinatawag nating mga pawn. Ito yung mga knight. So, tinatawag din ng iba ito na horse. Pero yung pangalan talaga nito ay knight. Ito naman ay ang mga bishop. Ito naman ay ang mga rook. Ito ang mga queen. At ito naman ang king. So, tandaan nyo yung mga itsura nila, no? So, i-discuss pa na natin yan sa mga following slides. Chess pieces position on the chessboard. So, paano ba yung tamang paglagay ng mga chess pieces sa chessboard? So, tandaan na each opponent meron silang set of 16 chess pieces. So, meron silang tig-8 na pawns. Yan. Tig-2 rook. Tig-2 knight. Tig-2 bishop. Tig-1 queen. At tig-1 king. Okay? So, paano yung position nila? So, yung position ng mga pawn ng white ay nasa rank 2. Ito, dito sa pangalawang row dito. At yung position naman ng mga pawn ng black ay nandito sa rank 7 or pangalawang row kung nasa black side ka. Okay? And then, yung position naman ng mga rook ay nasa pinakadulo. Okay, yan. Nasa corner sila dito, pinakadulo. And katabi nila ay yung knight. Katabi naman ng knight ay yung mga bishop. At katabi naman ng mga bishop ay yung queen at king. So, ito pa. Madalas nagkakamali ng paglagay ng king at queen yung mga baguhang chess players. So, ang tatandaan lang natin na kung ano yung kulay ng queen natin, kung kulay white yan, kailangan nakaapak siya sa white square. So, ito yung queen natin, kulay white siya, at kailangan nakaapak siya sa white square. Sa kalaban naman, black queen siya, so kailangan nakaapak siya sa black na square. And yung natitirang square nun ay dun na yung pwesto ng king.